mga kamigs, ako po ay kukuha ng cuttings na gumamela para itatanim ko ngayon. So, yung kukunin natin na sanga ay yung may talbos at saka katamtaman lang yung gulang. Para madaling mabuhay at mamumulaklak. Ito po. So, apat lang muna ang kukunin natin. Pink na variety. Hi mga kamigs! Ito, kukunin ko na lang ito para itatamin ko yung sanga. Another variety. Opo, ang dami bulaklak. Ngayon po ay ibababad muna natin yung mga cuttings kasi hindi pa ako makapagtanim. Mananalanghelian muna kami. So para po hindi ma-dehydrate or matuyo yung ating cuttings, ito muna yung gagawin natin. Ayan. Para maging healthy pa rin. Hi, Jean Grey, Blackpink, Oplong. Ito yung mga pusa namin sa veranda. After 2 hours po ay kumuha na po ako ng lupa. Yung isa pong sako ay naglalaman ng carbonized rice hull or sunog na ipa ng palay. At saka yung isang sako naman ay naglalaman ng garden soil na medyo clay type po. Ayan po, kumuha lang po ako ng 25% ng carbonized rice hull at 75% ng garden soil para lang po hindi mag-compact yung soil na gagamitin natin para sa ating pagtataniman. Fertilizer na rin po yung carbonized rice hull. Mas maganda din po kasi yung medyo mamasa-masa yung lupa para hindi madaling ma-dehydrate yung sanga natin or cuttings na itatanim kasi wala pang ugat. Kaya kailangan hindi madaling matuyo yung lupa po. Ang gagamitin ko po na pot ay disposable cup po para makatipid ako sa lupa na gagamitin kasi marami kasi akong tanim. At syempre, yung disposable cup ay piso lang. So, cheaper talaga. So, bubutasan lang yan sa pinaka ilalim po
ng tap para sa drainage niya. Sa umpisa po, mahirap talaga magtanim mula sa cuttings. Pero, darating din yung panahon na magiging kabisado din kayo kung paano itanim yung mga sanga. Katulad sa akin po, nagsimula po ako magtanim August 2019 po. Lagi pong namamatay yung tinatanim ko. Pero, dumating yung panahon na nabuhayan po ako ng isang cutting. Kaya simula nun, ay nalaman ko na kung ano yung sikreto para mabubuhayan po ako ng sanga po ng gumamela. Po. Ito na po yung mga cuttings. Ayan po, pag binabad mo sa tubig, parang buhay na buhay pa rin siya kahit putol na siya. So, ang gagawin lang ay tatanggalin niyo lang yung dahon sa baba. Tapos, diretso na po. Bali, ilagay na lang. Ayan, ganyan. Ganyan ko lang yan. Tapos, ididiin yung mga lupa malapit sa sanga para po maging stable at hindi magalaw-galaw. Lalo na pag umugat na siya. Ayan po. Lalagyan natin ng konting lupa sa baba. Ayan na po. Ganyan lang po. Tapos, yung isang variety naman po. Ito ay pink. Yung iba, kinukuha lahat yung dahon. Pero sa akin, okay lang naman na sa baba lang. Tapos, yung pagkaputol niya ay yung okay naman na pa-slant at pwede rin naman na hindi. Mabubuhay naman po siya. Yan lang po. Ipunuan lang ng lupa sa ibabaw. Na po, didiligan na natin pagkatapos natin maitanim. So, 7 po lahat yung naitanim natin. So, ilalagay na po natin siya sa medyo lilim po na lugar. So, nasa baba po siya ng
kalaman po na kalachuchi po sa gilid ng bahay. Yan po ay sayuti. 2 weeks old po yan. Ipapakita ko po sa inyo yung natanim ko last September, October, and November 2020. Ayan na po o, buhay na po sila. Ang karamihan yan ay namumulaklak na. Kahit sa maliit lang po na pot, ay nabubuhay po talaga sila at marami pang buds o. Mga koleksyon ko po yan. Yung iba ay nasa ibang lagayan po. Iba't ibang klaseng gumamela po yan. 20 plus na ata yung koleksyon ko lahat. Hi po! Tapos na po ako magtanim ng gumamela cuttings po. So, andyan lang siya sa lilim na lugar. Sa ilalim ng parang kalachuchi na po na tanamin ko. Dito po ako pala sa Kaasinan, sa Kabadbaran City po sa Mindanao. Maraming salamat po. Ito, grabe yung ulan. Salamat at nakapag-tapos din ako na mag-tanim. Morning po, ito po yung update ko after 2 days. Ito na po yung mga cuttings. Ayan, namumulaklak po. Kumuloy po yung bulaklak niya. Yung area niya po ay ganyan po. Sprihan po natin para yung kanyang mga dahon po at saka steam ay hindi na dehydrate kasi wala pa siyang ugat. Yung mixture ko dito po ay balat ng apple na kinain namin kagabi, binabad ko, tapos yung itlog po ng manok. Sinangag ko po hanggang maging brown. Ayan, nilagay ko sa tubig. Binabad ko rin. Tapos ito na po after 6 days. Yan mga bago yung pananim. 2 days na po yan. Rubber tree. Lemon lime rubber tree. May naka-ICU at meron mga ini
iniispihan ko po ito araw-araw para hindi ko mag-dry. Magandang araw po mga kahardin. Ngayon po ay March 14, 2021 at mag-a-update po ako sa itinanim ko na cuttings na gumamela last February 28, 2021. So, 2 weeks na po. So, titingnan na natin kung ano na ang nangyari. 7 po yung itinanim. 7 pots. So, ito na po. Ito yung pink na variety. Yan, buhay na po yan. Tapos, ito. Yan, buhay na rin po yan. So, 1, 2, 3. Yan po. Ito, kahit wala ng dahon, pero may umuusbong na panibagong mga dahon po. Yan po, maliliit pa lang. Pero, alagaan lang yan para lumaki yung panibagong shoots. Ito rin, buhay na rin po. Yan. May ugat na yan konti sa ilalim. So, hindi ba ito? March 4 ko itinanim to. Mga bougainvillea. So, tingnan natin yung mga gumamela na namumulaklak ngayon sa hardin namin. Ito ay pink. So, ito yung pinaka-first na itinanim ko last August 2019. Ayan, sobrang haba na po. Ito naman ay red orange. Itinanim ko to last November 2020. Ito rin ay 2020, mga February or March ata yun. Ito ay November 25, 2020. Panay yung pagbulaklak niyan. Tapos marami pang susunod. Oh. Ito ay pink na variety. Maliit lang. Ayan po. Maganda talagang pagmasdan pag maraming namumulaklak. So, ngayon po ay may kasabay na namumulaklak na cactus. Ito po. Oh. White yung flower niya. At saka may susunod na pink. Ito kasi yung mga cactus ko. So, may dalawang flower na umusbong. May buds. Dalawang buds pala. Thank you for watching po mga kahardin. Please like and share and subscribe to my channel, Harald Gemma, the Organic Gardener. Sana po may natutunan kayo sa aking video, sa aking tutorial, kung paano magtanim ng gumamela sa pamamagitan ng asanga or cuttings. So please support me and see you on my next video. Ingat po kayo palagi and God bless po. Bye-bye! When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine?